So ang gawin nyo is order a card kung wala ka pang GCash card. Then send me a card, okay? Then may makikita po kayo dyan ng information ninyo. Ayan, so information ninyo. So ito yung itsura ngayon. Hold up. Hello, hello, hello! Magandang araw po sa inyong lahat. And welcome back po dito sa Almontero Tutorial. Ayan. So kung bago ka pa lang po dito, don't forget to subscribe and don't forget to comment sa lahat ng iyong mga katanungan. Nandito lamang po kami. Okay, so sa mga nagtitrade dyan, never po kaming unang nagme-message sa inyo. Kayo po yung magme-message sa amin at sasagutin lamang namin yung inyong mga katanungan. Okay po? So we are open for trading po sa mga virtual money like Quarta, like Revivils, like mga unverified Maya, unverified GCash, unverified coins. Ayan, pwede namin yung i-trade. Unverified Shopee, GGibs, GCredit, GrabPay. Ayan, pwede po yung i-trade sa amin. So anyway, yung topic natin for today's video is all about the MasterCard, or kung nais mong magkaroon ng sarili at napaka-latest na parang ATM card. Actually, ATM card na talaga siya, which is pwede mong gamitin. Pwede kang mag-withdraw sa mga bank, sa mga ATMs. Ayan, yan yung topic natin for today's video. And ang maganda pa dito, ayan, napakaganda ng ating GCash MasterCard kasi bago na yon, and for almost 200 plus, meron ka na nito. Basta ang kailangan mo lang here is verified, syempre, yung GCash natin. Okay, once na verified yung GCash natin, pwede tayong mag-apply and ide-deliver na po ito sa inyong mga tahanan. Okay, so ang kailangan lang natin gawin, hindi na natin i-screen record since mabilis lang naman yan. Okay, so ang kailangan lang natin gawin is mag-login tayo sa ating GCash. Okay, pagka-login natin sa GCash, ayan, so kapag nakalagin na tayo sa ating mga GCash, ayan, so walang laman yung GCash natin. Punta lang tayo dito sa View All. Ayan. Punta tayo dito sa View All. Tinamad mag-screen record eh. Then, hanapin lang po natin itong cards. Ayan po, nakalagay new. Ibig sabihin, bagong features. Actually, hindi siya bagong features. Bago lang yung itsura ng GCash card natin. So, ito, cards. Sa View, under po siya ng... under siya ng manage. Tapos may cards dyan. Kung kayo ay may GCash card na, pwede nyo yung gawin. Ililink nyo lang yung GCash nyo. So, ito yung itsura ng bagong GCash ngayon. So, ayan yung itsura. Yung ganda oh. Ayan. So, pwede nyo lang. Ang gawin nyo dyan is pwede kang mag-order ng card. At the same time, pwede kang mag-link. Ayan. So, ang gawin nyo is order a card. Kung wala ka pang GCash card. Then, send me a card. Okay? Then, may makikita po kayo dyan ng... information ninyo. Ayan. So, information ninyo. So, ito yung itsura ngayon ng GCash card. Ayan. Ang ganda oh. Ayan yung magiging ATM ninyo. Then, pindutin lang natin yung next. Pindutin lang natin yung next. So, 185 yung bayad plus yung shipping fee. Kaya umabot ito ng 200 plus. Then, pindutin lang natin yung next. Ayan. Tapos, mag-fill up lang tayo ng information. Siyempre, mahalaga to dahil dito i-deliver yung ating GCash MasterCard. Ayan. Pagkapindot ng information natin, ng address, in-next lang natin, then i-finish lang natin. Okay na yon. Mag-aantay na lang tayo ng ilang linggo. So, pag nandito tayo sa Luzon, maabot siya ng 6 days. Pag nasa NCR, mas mabilis po siya. Okay. So, ito yung itsura ng bagong GCash. Ayan yung magiging ATM mo. Ayan, pwedeng-pwede siya. Ito yung magiging card mo, which is pwedeng-pwede siya sa mga ATMs. And pwede mong gamitin via dito sa pwede kang mag-cash in, pwede kang mag-cash out. And kung kinailangan mo ng pera at wala ka namang internet, gamitin mo yung card mo. So, ganon. And kung meron ka ng card, meron ka ng card, ililink mo lang yung card mo dito. Ayan, para malink mo yung card mo dito sa mismong apps. So, may nakalagay dyan, link my card. Ayan, so ganun lang kabilis kumuha ng bagong ATM ni GCash. Okay, so ang nakalagay nga doon, GCash parang card ng bayan. Tignan nga natin. May nakalagay na dyan eh, kung anong nakalagay. Ang nakalagay dito ay... ang GCash mo may card na. Wala pala yung card ng bayan. So, nakuha yun. Anyway, so ayan lang po ang ating today's video. Para kasi nawala yung GCash card din. Hindi na siya naging okay umorder ulit. Pero ngayon, okay na ulit. Nandiyan na siya ulit. So ito, pwedeng-pwede mong gamitin sa pangbayad sa mga store. Pwedeng-pwede mo siyang gamitin sa pang-shopping mo online. And pwede kang mag-withdraw sa mga Visa and BankNet ATM. Okay? So, saan ka pa? So, in almost 200 pesos, basta verified ka sa GCash, pwedeng-pwede ka na magkaroon ng ATM. Okay? So, hanggang dito na lang po ang video na ito. Maraming salamat po sa panonood. So once again, I'm Arthur Almontero dito sa Almontero Tutorial. Hanggang dito na lang po. Bye.